ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Umina pa ang bagyong Ruby habang tinutumbok ang Mindoro Island. Pero mga kapuso, seryoso pa rin po ang banta ng bagyong Ruby kahit po ito ay humina na maging dito po sa atin sa Metro Manila. Alamin natin ang latest mula kay GMA Weather Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Magandang umaga po, Mang Tani. Hawi, Kara. Limang araw na ang humahagupit ang bagyong Ruby dito sa ating bansa. Namataan ng pag-asa ang mata ng bagyo sa layong 60 kilometers dyan sa may southeast ng Torrijos, Marinduque, o nandyan pa rin yan sa may karagatan ng Sibuyan kaninang alas 7 ng umaga. At taglay nito ang lakas ng hangin, aabot pa rin sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 150 kilometers per hour. At inaasahan na magpapatuloy yung kilos nito pa west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Nakataas ang Public Storm Warning Signal number 3 diyan sa Burias Island, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Batangas, Laguna, Cavite, Southern Quezon at diyan sa Lubang Island. Mataas po ang banta ng baha at landslide sa mga apektadong lugar na yan. Maging I am ready po sa posibleng storm surge o daluyong na maaaring umabot ng hanggang 2 metro. Signal number 2 naman diyan sa Masbate, Tikaw Island, Calamian Islands, Bulacan, Bataan, Northern Quezon, sa Rizal, Camarines Norte, Camarines Sur at dito sa Metro Manila. Sa Visayas, signal number 2 din dyan sa Semirara Island, Aklan at Capiz. May banta ng hanggang 1 metrong daluyong po dyan sa mga coastal area. Signal number 1 naman sa nakataas sa Albay, Sorsogon, Polillo Island, Zambales, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Catanduanes, Northern Palawan, Cuyo Island, Northern Samar, Iloilo, Antique, Biliran at Bantayan Island. Asahan sa mga lugar na yan ang malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin. Masungit ang lagay ng mga karagatang sakop po ng buong Luzon at ng buong Visayas. Delikadong maglayag ang mga maliliit na sasakyang pandagat. At sa forecast track ng PAGASA, inaasahan na magpapatuloy yung kilos nito na pa west-northwest at maaaring alas 6 hanggang alas 8 po ng gabi. Ngayon ay posibleng mag-landfall uli itong sentro ng bagyo dito sa may Oriental Mindoro. Yan ay kung hindi magbabago yung kanyang pangkasalukuyang bilis. At bukas ng madaling araw, maaaring ito ay nakalagpas na ng Mindoro. Martes po ng madaling araw, ito ay nasa may West Philippine Sea. O Miyerkules ang madaling araw at Huwebes ang madaling araw, posible na ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli po, kung hindi magbabago yung kanyang mabilis o mabagal na pagkilos, Hawi. Yeah, mga Tani, ilang araw natin pinag-uusapan na may mga iba't ibang storm track, no? Ayon sa tinitingnan natin mga weather agencies, yung nabanggit mong storm track ngayon, yung sa PAGASA, pero alam naman natin yung sa storm track ng US Navy, yung sa Joint Typhoon Warning Center, mas north pa, no? Dadaan ng Batangas. Nagko-converge na ba tong dalawang itong mga iba't ibang storm track, nag-iisa na ba at maasahan na ng ating mga kababayan na itong forecast na to? Yes, Hawi, simula pa noong Sabado ng tanghali o Sabado ng gabi, unti-unti nag-adjust yung forecast track ng JTWC dahil kung matatandaan nyo, umpisa niyan ay halos dito dadaan sa Bicol, magdidire-diretso ng Northern Luzon. Pero unti-unti, nag-southward yung kanyang track at yung PAGASA naman from dapat dito dadaan sana sa may southern part ng Mindoro ay unti-unti rin, nag-northward naman yung kanyang track. So halos iisa na sila sa sinasabi na daraan yung sentro ng bagyo malapit dito sa Metro Manila o dito sa may northern tip ng Mindoro Island. Pero yan, Hawi, ay depende pa rin dito sa nagaganap ngayon sa bagyong si Ruby. So, posible pa rin dumaan yung mata ng bagyo sa Metro Manila o yung mga kalapit na probinsya katulad ng Cavite at Batangas? Yes, Hawi, kung titingnan natin yung forecast track ng PAGASA o dito muna, ayan, nandito pa rin yung posibilidad na yung ating tinatawag na area of uncertainty dito sa 24-hour forecast, nandito pa rin, posibleng yung mata ng bagyo nandito sa may Batangas, Cavite o kaya naman dito sa may southern part ng Mindoro Island. Kaya yung Metro Manila nananatili pa rin na dapat naghahanda dahil kahit na sinasabi natin dito sa may Mindoro daraan yung sentro ng bagyo,
meron pa rin posibilidad, Hawi, although bumababa na, na yung sentro ay dadaan talaga dito sa Metro Manila. Okay, Mang Tani, sabi natin, good news kapag naglandfall ang bagyo kasi humihina ito. Pero parang bad news din pala kasi lalo naman bumabagal ito at nagtatagal sa bansa. Yes, Hawi, yung napaghina ng bagyo, yan ay dependent sa dinadaanan niyang landmass. So mapapansin natin nung tumama yung bagyo dito sa may island ng Samar, talagang humina siya dahil doon sa landmass. Pero yung kanyang direction ngayon na bumabagal, ito ay dependent kasi dito sa kanyang steering flow. Ito yung hangin na nasa ibabaw ng bagyo. Sa ngayon, kahit kaya siya unti-unting nag-northward ay dahil sa epekto nitong hangin na itinutulak siya papunta rito sa northwest, sani ng isang malaking high pressure area na nandito sa may south of Japan. So ito ngayon bali ang nag-i-steer sa kanya para siya ay kumilos pa-northward o yung sinasabi ng mga taong umaakyat. Kasi kung wala itong hangin na ito, dapat tuloy-tuloy lamang na westward siya, Hawi. So, Mang Tani, kung kunyari po na mabagal yung kilos ng bagyo pero mahina na ito, ang i-expect ba natin, lalo na dito sa Metro Manila at yung mga nakatira doon sa may northern part, sa may Mindoro Oriental, ang i-expect ba natin mas maraming buhos ng ulan kaysa sa mas malakas na hangin? Yun ang isang posibleng senaryo, Kara. Nung una, nung tumama yan dito sa may Samar, dahil sa lakas ng kanyang hangin, napansin natin na kahit malakas yung hangin niya, marami pa rin lugar ang binaha dahil malakas ang ulan. Pero habang humihina siya, yun namang threat ng malakas na ulan ang siyang papalit. Kaya kung matatandaan nyo, yung pong mga nagpabaha dito sa atin, although direct yung tama dito sa atin, itong si Undoy particularly, isang tropical storm yan. Pero mabagal ang kilos, kaya ang daming ulan na dinala. So ngayon, ito yung isang makikita, posibleng mangyari, hihina siya, posibleng maging storm, yung pong storm na yan, malakas pa rin yung hangin, but aside from yung malakas na hangin, yung mga ulan ang isang inaasahan natin na Kara, na posibleng pumalit kapag humina pansamantala itong bagyong si Ruby. Naku, naitanong ko po ito, Mang Tani, kasi kung dadaan po siya ng Mindoro Oriental, alam niyo po, bulubundukin yung lugar na yon. Kaya all the more na kailangan mag-evacuate na yung mga nakatira sa mga upland areas kasi kapag maraming buhos ng ulan, very, very prone to landslide. At dito naman sa Metro Manila, yung tsansa ng baha, yan ang kailangan nating bantayan. Mang Tani, ano po? Tama yun, Kara. Lalong-lalo na itong northeastern section ng Mindoro. At kung mapapansin mo, Kara, ang hangin natin ngayon ay northeasterly. Kapag southwest monsoon kasi, itong occidental Mindoro ang exposed sa southwest. Pero kapag ganitong northeast monsoon, yung Mindoro Oriental at pangkaraniwan talaga, Kara, pag ganitong panahon, eh binabaha yung Mindoro Oriental, lalong-lalo na ngayon, napapunta dyan yung bagyo. At hindi lamang Mindoro Oriental, itong eastern coast ng Luzon, lalo na yung Aurora, Quezon, malayo yung bagyo dyan. Pero dahil sa convergence ng hangin, eh asahan natin na magiging maulan yan aside from other areas dito po sa Central at Southern Tagalog provinces. Mang Tani, mabalik po tayo dun sa forecast track nitong bagyo. Ano? Yung pinakita niyo po kanina, parang kumikilos po siya kapag lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility, parang patimog po, parang pa-south po. Yes, Kara. Kung mapapansin nyo, imbis na sana tuloy-tuloy yan papunta ng Vietnam, mapapansin natin na biglang unti-unti na magsa-southward siya. Ang dahilan dyan, muli itong ating hangin tinitingnan. Kung mapapansin mo, Kara, merong hangin na mula naman sa north papunta sa south. So habang yung bagyo ay kumikilos papunta dito sa may West Philippine Sea, itong hangin na ito, unti-unti namang pupunta yan dito. So, pag nandito na yan, araw ng Martes, yung hangin na northeast na yan, pag ganyan, kaya yung bagyo, tatangay naman siya papunta rito sa southwest. So, yun ang isa sa mga nakikita nating senaryo para imbis na ito ay magtuloy-tuloy, iikot yan at pupunta dito sa may south ng China. Pero mangyari man yan, papalayo na yan dito sa atin. So, yan ay bunsod ng iba pang wind system. Ang sabi nga natin, yung ridge ng high pressure area at ng hanging amihan. At Webes po ng madaling araw nang makapasok sa PAR ang bagyo, taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 175 kilometers per hour malapit sa gitna, bugso na hanggang 210 kilometers per hour at bilis na 25 kilometers per hour. Ang JTWC ng Amerika, Super Typhoon po ang tawag dyan, bagyong Ruby, nung pumasok dito sa ating bansa at pabago-bago po
yung lakas at bilis ng bagyong ito. 9:50 naman ang Sabado ng gabi, unang tumama ang Typhoon Ruby dyan nga sa Dolores, Eastern Samar. Halos 10 oras na tinawid nito ang Samar Island. Tatlong kababayan natin po sa Eastern Samar ang naiulat na nasawi sa kasagsagan ng bagyo. Report po yan ng ating local officials at wala sa official na tala ng NDRRMC. Humina pa ang bagyo ng mag-second landfall ito dyan naman sa may Kataingan, Masbate. Dakong alas 9 naman po ng umaga kahapon, bumaba sa 140 kilometers per hour ang lakas ng hangin ito at yung bugso aabot ng 170 kilometers per hour. At taliwas sa naunang forecast ng PAGASA na posibleng tumama ito sa Romblon, yung pong bagyo na yun, nagbagyo ngayon ayon sa ahensya, bahagyang kumilos panorte yung bagyo. Kaya dito na po sa may northern section ng Mindoro Island yung posibleng ikatlong landfall nito, pero mas lumapit dito sa Metro Manila. Pero dahil nga sa mula 15 kilometers per hour at 10 kph na lamang po ang bilis nitong bagyong Ruby, naurong ngayong gabi yung landfall ng bagyo. Kasabay na po nito yung paghagupit ng ulan at hangin dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Tagalog Provinces. At sa datos ng The Weather Company, mahangin po ngayon dito sa NCR at iigting yung pag-ulan mula dakong tanghalian hanggang mamayang gabi na. At bukod sa mga lugar na isinailalim sa storm signals, makakaranas pa rin po ng pag-ulan yung northern at central Luzon ngayong araw dahil naman sa wind convergence base sa datos ng The Weather Company. Sa Visayas, mga kapuso, eastern section po makakaranas na ng unti-unting pagbuti ng panahon. Magandang panahon naman ang babati sa mga kapuso natin dyan sa Mindanao. Maaraw po dyan. At mga kapuso, tandaan, magplano para sigurado. Manatiling nakatutok sa GMA Weather. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, Ginoong Nathaniel Cruz, GMA Weather Resident Meteorologist.